morning, everyone. This is Susana once again, Susana Bartolata Mixed Vlog. Magpipitas po ako ng aking kamuting kahoy, yung talbos po, at gagawin kong gulay. Ayan po, ang dami-dami kong talbos ng kamuting kahoy. Baka may ahas na yan dyan sa loob. Tatagbasin ko na rin po yung iba para kasi dumadami sila. Ganito, tamang-tama po umuulan, kaya nakapayong po ako. Doon ko na lang ito sa ang tataba, oh. Taba, di ba? Ayan, ang dami po, oh. Kaya antay-antay lang po at ipapakita ko sa inyo kung paano ako maggulay ng kamuting kahoy. Diyan lang muna kayo. Tapos na po natin. Ngayon ay time na mag-wash. I-wash natin siya ng ganito para madali ma-wash. Ayan. Ayan po. Maganda nga at umulan, kaya malinis yung dahon mo lang dumi. Madali po umahugasan yung ano pag hindi mo muna gayat-gayatin. Ayan, switch off natin yung tubig. Ayan po. Malinis po yung ano niya, eh. Malinis po yung dahon kasi umulan nga at minang madaling araw. Ayan, di ba malinis? Tapos last pag nalinisan natin. O sige, yan muna lang kayo. Kamuting kahoy ko, gagayat-gayatan na po natin para maluto na natin. Ganito lang po yung paggayat-gayat. Hindi makita. Po. Ayan, ibaba ko yung cellphone ko para makita nyo yung paggayat-gayat ko. Ayan, ganito lang, very easy lang po. Ayan, manipis lang po. Manipis lang po. Ayan, para maganda tingnan. Ayan. Ayan po. Parang nandun lang ako sa Pilipinas. Favorite ko ito ng ano ng mga taga Bicol. At saka yung Malay, binablanch lang nila ito at linalagyan lang ng baguong. Tapos kakainin na nila. Kaya hindi sila maano, mahilig din sila sa mga dahon-dahon. Parang Pilipino rin sila, eh. Katulad natin. Kaya yan. Mamaya, pag luto na po ito, lalagyan natin ng gata. At ito po yung isasahog ko, o yung tulingan. Ipa-fry ko muna yan. Ano ko po ito, namarinate ko na po siya sa salt at nilagyan ko ng turmeric powder. Maganda kasi yung pag nagpa-fry ka ng isda, may turmeric powder. Alam mo yung luyang dilaw? Yun, ginagawang powder po yun. Mayroon na nabibili dyan sa atin sa Pilipinas kasi mayroon na curry powder na nabibili sa atin sa Pilipinas. Yan po. Sige, dyan muna kayo, ha. At tatapusin ko yung pag-ano mamaya ulit. Salang na natin. Mayroon siyang garlic, onions, at saka salt. At yung gata natin, ayan. So, mamaya, pakita ko sa inyo kung gaano ka-perfect pag natapos ng maluto. Yan. So, isalang na po natin. Guys, ito na po yung niluto kong talbos ng kamuti na ginataan. Ayan, may sahog po siyang pretong tulingan. At yan po ang ating kapartner, nilagang saging. O, diba? Yummy! Ito po ang ating lunch ngayong tanghali. Kasi hindi ako ngayon mas maganda yung kumain ka ng... Huwag kang kumain ng araw-araw ng, ano yun, ng rice. Kaya ayan, pag mayroong saging, di saging. Kasi yan naman ang nagpalaki sa akin nung ako'y bata pa. Ayun, delicious. O, diba? Okay, bye-bye. Thank you so much. Kung gusto nyong matutunan kung paano maggata ng kamuting kahoy na hindi mapait, watch nyo na lang po itong video ko. Bye-bye. I love you guys.